sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang dawikan lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Mapuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O mapuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magkakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng 11 na linggo ng kalinawang panahon. Isama natin sa pagunita si San Romualdo, ang pundador ng mga kamaldulisi. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na manakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa pangunaaklat ng mga hari, si Elias ay kinuha na sa pamagitan ng nag-aapoy na sasakyan papuntang langit at iniwan kay Eliseo ang misyon na magpahayag ng katwiran ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, pinalahanan tayo ng Panginoon na ang mamuhay sa matuwid ay ang pag-aayuno, panalangin, at pagbibigay ng tulong sa ating kapwa-tao. Ngunit, kinakailangan rin natin na ito ay mula sa ating puso. Napakahalaga na maugnay ang ating puso sa ating Panginoong Diyos upang tayo ay maging matuwid. Pero dahil sa ating karapukan at kahinaan, paminsan ang ating mga ginagawa ay hindi taos puso at paminsan may bahid pa sa mga pansarili na hangarin. At dahil dito tayo nagkasala, kaiminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang paglahog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman, kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautosan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating na ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglalakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa dikpalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung anong ibig mong gawin ko para sa iyo ko bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Pag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwahing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, "Ama ko, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niyang sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig sabay sabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay, kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao, dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang poon ng mga hinirang ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya'y ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa iyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinaguga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka na iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinaguga at mga panulukang bayan daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-ayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila ang nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Merkulis tayo ng 11 na linggo sa karaniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang ating pong tema ay ang paggawa ng mabuti o pagiging matuwid. Sa salitang Hebreo, ito ay tinatawag na tzedakah. Sa salitang koinuko na Griego, sapagkat ang ginagamit po natin sa ating ebanghelyo ay ang koinuko na Griego, diakosini. At makita natin ito sa versikulo 1, kapitulo 6 ngayon sa ebanghelyo ni San Mateo. Na sa Latin naman ay nasali na justitiam. Sa atin, barang justice. Ito yung magiging matuwid o ang paggawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay mayroong tatlong gawain. Una, sa ebanghelyo ngayon ni San Mateo, kapitulo 6, versikulo 2 hanggang 4, ito yung paglilimos o paggawa ng mabuti at pagtulong sa ngailangan. Pangalawa, mula sa versikulo 5 hanggang 6, kapitulo 6, ebanghelyo ni San Mateo, ang panalangin o pagnilay-nilay. At mula sa versikulo 16 hanggang 18, kapitulo 6, ebanghelyo ni San Mateo,
pag-aayuno o ang pagkaroon ng disiplina tungkol sa pangailangan ng pagkain at pag-inom. Tzedaka, ang paggawa ng mabuti o di kayo sine, ang pagiging matuwid o justitiam, ang mamuhay sa katarungan. Ito yung panawagan para sa atin. Panawagan na ginagawa noon ng mga propita. Ang isa sa mga propita na nagpapahayag ng tzedaka ay ating napakinggan ngayon sa ating unang pagbasa sa Panaklat ng Mga Hari, Kapitulo 2, Versikulo 1 at Versikulo 6 hanggang 14, na ito yung kanyang mga huling araw dahil siya ay kukunin na ng Panginoon. Ang masimbolo na kanyang pag-akyat sa langit na mayroong karwahe na apoy at hinihila ng apoy at siya ay dinala sa ipo-ipo sa hangin ay nagpapahayag sa kakaiba na paraan ng kanyang pag-uwi sa kanyang panghuli na bahagi ng kanyang buhay. Na ikinulungkot ng kanyang disipulo na si Eliseos, pero nakatanggap si Eliseos ng pangalawang bahagi ng pagkapropita at nasaksihan ito ng mga tinatawag mga propita ng Carmel. At doon nagpatuloy si Eliseos at hinahanap niya ang Diyos nung kanyang tinanong, nasaan ang Diyos ng Israel? Hindi niya alam na roon ang Diyos. Nung hinampas niya ang ilog Jordan, ito ay nahawi. Na ibig sabihin, nasa kanya ang Panginoon Diyos. Hindi lang sa panahon ng kasiyahan, lalo't higit na sa panahon ng pangangailangan at kalungkutan. Kaya, kailangan tayong magpakatatag sa harap ng Diyos. Kaysa versikulo 25 ng Salmo 30, sinasabi, magpakatatag ang tanang may tiwala sa Panginoong o sa may kapal. At ito yung ating dapat tingnan na ang pagpakatatag ay ang mamuhay sa matuwid. Ang mamuhay sa matuwid ay yung sinasabi natin kanina na una, gumagawa ng mabuti sa pamagitan ng pagbibigay sa mga nangangailangan na tinatawag itong paglilimos. Pero ang paglilimos ay generic na salita, na ibig sabihin pangkalahatan na salita sa lahat ng ating kayang gawin at pwedeng gawin upang ating ipahayag ang kabutihang loob sa ating kapwa-tao. At ang buhay panalangin, ang buhay panalangin ay ang ating ugnayan sa Diyos. Hindi sa mga tinatawag nating nakasulat na o dili kaya kasanayan na tradisyonal na na panalangin na ating nasa ulo at inuulit-ulit. Hindi sa mga paraan at mga tradisyon, mga debosyon. Bagkos ang mahalaga sa panalangin ay ang panalangin na mula sa puso na sa katahimikan ating ginagawa. Kaya sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon, papasok ka sa isang puok na ika'y nag-iisa at sa lihim ika'y manalangin ng taimtim na maging marubdob ang iyong pagpahayag ng iyong pananalig sa Diyos dahil taimtim ang iyong panalangin at pagninilay at tunay na pag-ugnay sa sarili sa ating Panginoon Diyos sapagkat siya'y tumatanggap ng panalangin. Huwag ang panalangin maging automatic. At ang pag-ayuno. Ang pag-ayuno ay hindi yung para sa fasting o hindi kakain dahil mag-diet ka para sa iyong katawan, para sa iyong sarili. Ang pag-ayuno ay siyang ating pag-control sa lahat ng ating kinakain upang ang ating naipon sa pag-ayuno ay ating itulong sa ating kapwa. Sapagkat gusto ng Diyos na tayo'y magpahayag ng kabutihang loob sapagkat ang Diyos ay mabuti. Pakisabi sa katabi mo o sa taong malapit sa iyo, mabuti ang Diyos. Magpakabuti ka.
Palakpakan natin ang mabuting Diyos na nagbigay sa atin ng mga biyaya na ating gustong tanggapin. Pumalakpak pa ng malakas yung gusto pang makatanggap ng mga biyaya na kinakailangan sa natin mula sa ating Panginoong Diyos. Yon ang ating pagsabuhay ng tzedaka. Di kayo sine, justitiam, kabutihang loob o paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ginagawa natin ito sapagkat tayo'y imahe ng Diyos at kung tayo'y gumagawa ng mabuti, Diyos ang ating ipinapahayag. Dinala natin ang Diyos sa ating kapwa at ang ating kapwa ay napalapit sa Diyos dahil sa ating kabutihan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sa sandaigdigan. Atin pong itutugon, panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang simbahan naway isa loob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga pari at mga reliyoso naway maging mga masigasig na kapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga lingkod, pangpamayanan at komunidad naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan, at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigitan sa buhay, naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga yumao naway masiyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pangitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Tingnan ito, pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha kay kami, ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at yung dinulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkalubong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangirihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito ay aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakahirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kay kaisa namang helisi si awit ng papuri siyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin si Bahang Laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Romualdo, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos at turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ipansin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Announcement. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, ng ating karakol ay gaganapin sa 3 ng hapon na naiikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang
ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating poong Jesus Nazareno. Kaya narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, kami naugnay sa iba't ibang social media platform at nakosposting sa iba't ibang paraan at kayong mga tumutulong sa Quiapo Church na way pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito at naugnay sa atin na way ang pagpapala ng Diyos ay mabuhos sa inyo, siksik, liglig at nagumapaw. Kabutihang loob o paggawa ng mabuti. Tzedaka. Dekayosine. Justitiam. Ito ang ating gawain upang hindi lang tayo maglilimos, manalangin at magayuno, bagkos mamuhay na matuwid upang mahipayag sa ating kapwa na mayroong Diyos na mabuti dahil sa ating ugali na mabuti at ginagawang kabutihan. Ngayon po ang busbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaagmos niya ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanon nagsusumamo sa iyo, makamta na wanila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na maalala ang pangakon sa binyag na ikaw ay kinibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Diyos Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, Parang namin ay ang kurus mong pinamatayan ay sa isang ng lamang ay nasa Kristo Padre Jesus Nazareno dinaranan pa na kami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Jesus, Nazareno,